So this is your Simply Twiller and welcome back to my YouTube channel. So today, pakita ko sa inyo kung paano ko nilinis ang windshield ng helmet ko. Dahil problema natin ito kung paano nilinis ang windshield, lalo na palaging umuulan ngayon. So palagi din tayong maglilinis ng windshield ng helmet natin. So today, ibigay ko sa inyo yung mga tips kung paano ko nilinis ang windshield ng helmet ko using the dishwashing liquid. So bago tayo magsimula, intro muna tayo. So today, pakita ko sa inyo kung paano ko nilinis ang windshield ng helmet ko. So matagal ko na itong ginagawa, yung klase ng paglinis ko o paraan ng paglinis ko using dishwashing liquid. Kahit anong dishwashing liquid, pwede. At sa isa sa panglinis is yung microfiber. Una, dahil yung windshield ng helmet ko is my fog fighter film, tanggalin muna natin siya. So, first, so, basahin muna natin ng kaunti. Then, tapos, lagyan natin ng dishwashing liquid. Dapat hindi masyadong madami, yung sakto lang. So, yung pang-scrub natin is yung kamay lang natin yung pang-scrub. Kasi itong kamay natin is a non-abrasive na bagay. So, wala tayong ginagamit ng sponge katulad nito or ibang bagay na pang-scrub, kundi yung kamay lang. Dahil hindi ito non-abrasive yung kamay natin at hindi maano yung helmet natin magasgas. So, wipe ka lang ng ganito. Dito ganyan lang, so banlawan. Banlaw agad pagkatapos ini-scrub ng kamay natin. So matagal ko na, again, matagal ko na itong ginagawa and it is very effective. At ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa. Then, ang sunod is yung fog fighter film natin. Ganun din. Basain. At lagyan ng dishwashing liquid. Pagkatapos, huwag gumamit ng sponge or ibang bagay or cloth pang scrub ng fog fighter film. So yung kamay natin is a good tool para pang ano dito, pang scrub. Ang kamay natin is a non-abrasive na bagay. So hindi ito maka-scratch ng fog fighter film natin. Pagkatapos nito, baba na naman. I mean, katapos nito, banlawan na naman. Then,
So, pagkatapos ng banlaw, huwag hayaang matuyo yung ano natin, yung windshield at saka fog fighter film natin. Dahil pag hinayaan yung matuyo, magkaroon siya ng watermark. So, ang gawin natin is punasan agad ng fiber cloth. So again, huwag hayaang matuyo yung tubig dito dahil magka watermark siya. Pagkatapos ng banlaw, agad-agad punasan ng fiber cloth. Yung pagpunas ng fiber cloth is ano lang, very light lang yung pag-push. Kahit fiber cloth ito, may gasgas din ito. So, dandahan lang yung pag-wipe. So, make it sure na wala nang ano, tubig. Yung parang nag-i-sprinkle na tubig. Yung naka-ano na tubig. Okay. Ayos na to. So, pagkatapos nito, pwede mo na na siyang i-set aside hanggang matuyo. Next is yung film natin. Fog fighter film. Ganun din. Pagkatapos ng banlaw, wipe agad ng microfiber cloth. Huwag hayaang matuyo yung tubig dito na hindi na pinunasan ng microfiber cloth. Kasi, again, magkaroon siya ng watermark at saka yung watermark pag nandoon na sa windshield ng helmet natin is ang hirap ng tanggalin. So agad-agad pagkatapos ng banlaw, wipe agad ng microfiber cloth. So yung helmet na ito is more than 5 years na or magpa 5 years na ata. At ito pa rin, clear na clear yung fog fighter film niya. At saka, yung fog fighter film niya is my fog fighter film coat dito on this part, nung naka on this part na medyo nakabingkong is very sensitive, kaya yung pagpunas is dandahan lang, baka matanggal yung coat niya. Yung very mild lang yung pag ano, pag wipe. So okay na to. Hayaan na nating matuyo.